Salamat, Dos Kumares. Comedy King. Nag-iisa lang po yan. Pero paano nga ba maging hari ng komedya? Wala na iba pang expert dyan kundi si Pidol. At ang kahalian na yan ang ating sisilipin sa pambansang tambay ng mga kaalaman, seryoso o katatawanan, ang nag-iisang What the Fact. Here we go. Nag-umpisa si Dolphy sa teatro noong 17 years old pa lang siya. Pero bukod dito, nakipagsapalaran din siya sa ibang bansa. E noong 1950s nga, nagpunta siya sa Hong Kong, Hawaii at Japan para sa ilang comedy show. At ito nga yung joke niya. Isa raw siya sa mga unang Japayuki. At noong dekada 40 naman, pumasok siya sa pagraradyo. Dito nahasa ang comedic tandem nila ni Panchito sa mga programa ni Conde Ubaldo. Seven plus seven, fifteen. Sobrang dalawa. Pagdating naman ng 50, sumabak na siya sa pelikula. At nang mapasok sa Sampaguita Pictures, isa sa mga unang pelikula na ginawa niya ay katambal ang kanyang kakosa sa pagpapatawa. Pinamagatan itong Dolphy and Panchito. Classic tandem yan. Bukod sa radyo at pelikula, nagpatawa rin ang tambalang Dolphy at Panchito sa telebisyon. Click na click ang song translation gimmick nila sa Tawag ng Tanghalan. Yan po isang amateur talent search noon. Ginamit din nila ang gimmick nito sa TV show na Buhay Altista. Alam mo, sa katunayan, umabot pa nga ang ilang skit nito hanggang sa Home Along the Riles. Ito yung kumakanta si Mang Tomas ng English songs at ini-interpret naman ni Dolphy sa Tagalog gamit ang kung ano-anong kalokohan. At tiyak marami sa inyo, naalala niyo yung mga eksenang yan. Okay, rewind muna ulit tayo. Rewind. Bukod kay Panchito, nakatambal din ni Pidol sa ilang pelikula si Chiquito. May anim din silang ginawang pelikula tulad ng Ikaw Na Ang Mag-ako, Address Ayos Na, Ang Buto-Buto, Kulog at Kidlat, Doble Solo, Pambihirang Dalawa sa Combat, Dalamang Commander sa Wak. Okay, sa mga title, no? Halos lahat ng mga yan po ay action comedy films. At kanina po, may mga pinakita po tayong ilang mga eksena. Nauso rin noon ang tinatawag na agent movies. Ha? Kaya gumawa naman si Pidol ng comedy agent movie na Dolphinger. Ha? Na sinundan agad ng Dolphinger Agent sa Lagim at Dolphinger meets Pantarorong. Ito siyempre ay spoof ng sikat na James Bond movie na Goldfinger. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko, Dolphinger. Tama. Naging sikat na pagpapatawa ni Dolphy sa kanyang mga Becky o gay roles. Nagsimula ito sa Jack and Jill noong 1954 na sinundan ng sangkaterba pang mga pelikula. Ha? Ilan dyan? Ito. Susanang Daldal, Pepe and Pilar, Pacifica Falayfay, Carioca Hechos de America, Aneva, Fefita Fofongay, Viuda de Falayfay, at napakarami pang iba. Title pa lang, nakakatawa na. Pero alam nyo ba, bukod sa kanyang mga pelikula, tila pinaka nakapagpalapit si Pidol sa pamilyang Pinoy sa kanyang mga TV series. At particular dito ang John and Marcia, na sumikat nga noong 70s and 80s. At syempre ang Home Along the Riles noong 90s hanggang early 2000 naman. Parehong gumanap bilang padre ni pamilya si Pidol dito na nagsasalarawan sa mga araw-araw na pinagdaraanan ng isang pamilyang Pinoy. At kita po natin, nagbibigay siya ng mga payo, lalong-lala dun sa mga anak niya at anak-anakan. At talagang marami ang lumaki dito sa iba't ibang mga sharing ito sa mga episode na yan. At marami silang napulot ng mga aral. No? Linggo-linggo nga, nakasalo ng mga Pinoy ang mga pamilya ni John Poruntong at Kevin Cosme. Okay, so ano nga bang ibig sabihin ng katagang Comedy King? Well, subukan natin sagutin yan. 83 years, almost 84, this July 25 sana. 222 na mga pelikula. Eh, iba nga dyan, ni isa, hindi pa nga nakagawa. 8 TV series, 13 awards at 15 nominasyon. Tanong, maaari bang masukat sa mga ginawa niyang pelikula at dami ng mga napatawa? Maaari ba itong masukat kung paano tinaguyod ni Pidol ang sining ng pagpapatawa? Alam mo, yan siguro ang facts na mahihirapan po tayong tumbukin. Dito yan, sa What the Fact. At habang ninanamnam ninyo ang mga linya at pelikulang tatak Pidol na nakakapagpahagalpak sa inyo, bah, namnamin nyo na rin ang masarap na baon na lulutuin ninyo ra. Good morning po muli mga Mars.